na po mga ka-bestie. Ito po inyong ka-bestie. Ka-bestie ng lahat. Ka-bestie ng buong bayan. Hello, hello, hello. So mga ka-bestie, ang ituturo ko sa inyo ay ang lukban meatloaf na kung tawagin ay jardinera. So supposed to be dapat mga ka-bestie, ang pang New Year presentation ko to, kaya lang talagang hindi na kinaya. So kaya may papalabas ko to sa Wednesday, sa January 5, bukas yun. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano niluluto ang jardinera step by step. Ito po yung tinatawag nila authentic na jardinera. Okay. Jardinera ay isang main course. Nag-origin sa Philippines. Tapos, nag-origin sa state of Lucban, Quezon. Okay. At ito daw ay hinahain ng mainit o kaya na malamig. Okay. Ano daw ba ang main ingredients ng jardinera? Ang main ingredients ng jardinera ay ito ay diced pork, eggs, raisin, carrots, bell pepper, pineapple, peas, and tomatoes. Ang similar dish ng jardinera ay ang embutido morcon menudo. Okay. Yun po. Okay. Intindihan niyo po. Okay. Sa ibang lugar, nga pala ang jardinera ay ang tawag ay ang everlasting. So, yan po mga ka-bestie. Sana po mayroon kayo natutunan sa aking tinuro. At tayo pupunta na po sa ating kusina. At tayo magluluto na ng ating jardinera. Po ay, meron po tayong pineapple tidbits, pineapple juice, meron tayong sugar, tomato ketchup, onion mince, cheese, pickles, pasas or raisins, meron tayong salt, ground black pepper, meron tayong patis or fish sauce, meron po tayong garlic, mince, at kailangan po natin ng hard-boiled egg saka isa pang fresh egg. Meron po tayong pork, at meron po tayong breadcrumbs or panko. At gagamit din po tayo tomato sauce original style. At gagamit po tayo ng ham. So mga ka-bestie, for garnishing, gagamit po tayo ng boiled eggs, ng sariwang itlog or fresh egg, pepper, carrots, raisins, pineapple slice, and sausage. Yan po ang ating gagamitin pang design po doon sa ating jardinera. Ating mga ka-bestie, yung ating 3 cups of water. Then yung chicken. Hindi ko sa inyo napakita kahapon yung paglalaga ko ng baboy. So ngayon pakikita ko sa inyo paano ang gagawin. So sa tingin ninyo mga kabese, kulang yung tubig ninyo. Pwede naman kayo magdagdag. Salt. Lagyan natin ng salt. Salt. Tomato sauce. So ngayon haluin natin mga ka-bestie. Kailangan mag-even yung kanyang kulay. At pakukuluan natin siya. Wait lang ha.
Lagyan natin ang ating pork. And then, stir. Lagyan natin ang ating tomato ketchup. Ground black pepper. Fish sauce. Patis. Sugar. Pineapple tidbits. Raisin. Pickles. Nagdagan natin mga kabesi ating tomato sauce kasi parang kulang. Lagay natin yung ating cheese. Lagay natin yung ating pineapple juice. Bakit kabesi pineapple juice? Kasi ang pineapple juice ay merong natural meat tenderizer. Nailagay natin yung ating breadcrumbs. And then mix. And cook for 2 to 3 minutes. Kasi maluto na po yung ating pork. Ating pinakuro na yung kanina. So, mga kabesi, kung nakikupunan nyo na parang merong web yung ating hardinera. Hindi po ako gumamit ng ordinaryong cheddar cheese. Parmesan cheese po yan. Red cheddar cheese ang aking ginamit. Ito yan kasi mas malasa po yan sa hardinera kaysa sa ordinary cheese. So, inutuin po muna natin siya ng 2 to 3 minutes. At saka natin siya ngayon i-assemble sa ating hardinera o sa loaf pan. So, ngayon mga ka-besties, dyan. So, para lamigin na lang natin siya at ilalagay natin siya sa hardinera o sa loaf pan. Kabestie, pag pang-negosyo ninyo, ganito lang ang ilalagay ninyo. Ganyan lang po. Kung panghanap buhay nyo po. Kasi kung lalagyan natin ng maraming itlog, malulugi po tayo. Yan, ganyan lang po. Pinakikita ko po sa inyo. Ayan po. Isang buong itlog po yan nilalagay ko. At saka natin mga kabesti, ibabalutin ng tin foil. So ngayon mga kabesti, kung hindi rin benta yung inyong gagawin na hardinera, pwede kayong maglagay pa ng sa ibabaw ng design. Ganyan po. Lagyan natin ng hot dog dito at
lagyan natin ng isa pa rito. Yan. Ayan po mga ka-bestie. At lagyan pa natin ng isa pang hot dog dito naman sa gitna. Yan. Yan. Pwede kayong maglagay ng garnish sa ilalim o sa ibabaw. Ganyan po. Yan po ang pinakikita ko sa inyo. Pag pansarili po mga ka-bestie, pwede yan. Pero kung panghanap buhay, huwag kong ganyan. Malulugi tayo. Yan. Didesignan natin ng maganda. Siyempre. Diba? Para mukhang masarap siyang tingnan. So, ayan po mga ka-bestie. At saka natin lalagyan ngayon ng tin foil. And then steam for 30 to 40 minutes. Steam natin siya. So ngayon mga ka-bestie, steam for 30 to 40 minutes. Ayan po mga ka-bestie. Natapos na natin ang pagluluto ng ating jardinera. So ngayon, nais ko lang po magpasalamat sa mga supporters ko, sa mga friends and relatives ko, sa mga secret viewers ko. Maraming salamat sa pag-support niyo sa akin, sa walang sawang pag-support niyo sa akin. At maraming salamat sa Team Academy at Team Click. Maraming salamat kay Lord. At maraming salamat sa mga blessings na binigay niyo sa akin at sa aming pamilya. So, diyan po nagtatapos ang ating ang vlog mga ka-bestie. At ako ay magsasabi sa inyo ng Happy New Year! Bye-bye!